Ian Pascual in Canada. Happy birthday, Ian. Yuki Montaos, happy birthday. Amen, talaga naman, sayang-saya. Nanay Cora Orenya, happy birthday po. Jenna Castañeda. Amen. Ang saya, ang daming birthday. Lakasan nyo ang birthday song, ha, mamaya. And of course, meron din kay Ma'am Nell, pero special, syempre, mamaya. Happy birthday to Sister Nell. Okay, shall we all stand? Let's sing a welcome song. Mamaya po natin ang bawat isa. Ready, sing! Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba, purihin si Jesus. Pagbati ko sa'yo ay pagpalain ka na madama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiyang makipagkamayan, magsabi ng Amen at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan, magsabi ang lahat, maraming salamat. Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba, purihin si Jesus. Pagbati ko sa'yo ay pagpalain ka na madama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiyang makipagkamayan, magsabi ng Amen at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan, magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. Lakasan po natin. To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Isa pang beses, mas mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You know, welcome rin po ng ating church si Sister Rica from abroad. Sister Sugar, she's here. Ayun po. Welcome, sis. Welcome back pala. Okay, next announcement. Ang feeding po si Sister Letty, Flower Sister Claudette Diaz. Tinatawagan ko po ang special number. Meron po tayong dalawang special number. Amen? Pagkatapos niyan, handa na po ang ating God's Heritage Choral. Hello. Good morning po. You have faced the mountains of desperation.
shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you of asking why did it happen. Think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the day. Good morning po. Mayroong anghel sa aking buhay.
wala kong hindi makakayang gawin. Kung ako'y maniniwala, pangarap ko'y makakayanang abutin. Kailangin ko sa bawat araw, patno bayan ako ng gabay sa buhay ko. Lagi akong maniniwala, mayroong anghel sa akin nagbabantay. Nakita kong bawat hiwaga, tunay na mayroong himala. Ngayon ako'y namamangha, pagkat mayroong anghel sa aking buhay. Lagi akong maniniwala, mayroong anghel sa akin nagbabantay. Nakita kong bawat hiwaga, tunay na mayroong himala. Ngayon ako'y namamangha, pagkat mayroong pagkat mayroong anghel sa aking buhay. Thank you po.
Amen po. Thank you for the blood. Salamat sa ating po mga awit. Welcome din natin si Sugar po. Dumating din po si Sugar eh. Nasa na ba si Sugar? Ayun. Palakpakan naman natin. Amen. So, upo na kayo. Mas marami talagang babae kaysa lalaki, no? Okay, kung may mga bisita tayong lalaki, tabihan nyo, ha? Yun. Okay, good morning po. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na ng ating po pag-aaral. Salamat din sa Panginoon na ayos na yung ating sound system. Salamat kay Edmond. Siya po umasikaso niyan. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya tuloy po ang ligaya po natin. So, purihin ang Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, kung titignan po natin, one of a church values, na dapat po maunawaan natin lahat ng member ng church ay ministro. We are all ministers. Mga kapatid, hindi lang po, siyempre, pag sinabi nating ministro tayo lahat, hindi naman po lahat pastor. Di ba? Kasi yung word na minister, yung word na serve, napaki-flash mo nga yan, Kati, kung nakopya mo. Bago ko mag-umpisa dito. Nakopya mo ba yan? But anyway, the word serve and minister are the same in the Bible. Yan. To be a servant is to be a minister. And to be a minister is to be a servant. Napakalalim, ano? Ang lalim nun, ha? To be a servant is to be minister. Ayan. To be minister is to be a servant. Parang nabaliktad lang, ano? Kasi pareho nga siya, eh. Because servant and minister are the same. Kaya the word serve and minister are the same word in the Bible. And the Bible says every believer is a minister. So, ibig sabihin, every believer is a servant. Now, at kung ikaw ay servant, then you should be serving. Hindi maaaring Christian ka o believer ka, tapos hindi ka naglilingkod. Nakakita na ba kayo ng servant na sasabihin doon sa mga kasamahan niyang servant, kuha mo nga ako ng kape. Amen? Parang logic yun, di ba? Kung ikaw yung alipin, ikaw ang inuutusan. Ikaw ang naglilingkod. Hindi ikaw yung naguutos. Tama po ba? Kaya mga kapatid, kung ikaw po ay mananampalataya, then you should be serving. Dapat naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi uubra na ikaw ay Kristiyano tapos tagapainit ka lang ng upuan. Ang tawag dyan, bench warmer. Sa basketball nga, ayaw na nababangko. Diba? Kahit anong ball game, kahit ano sigurong game, mga kapatid, na game ng team, hanggat maaari gusto mo, napapasok ka eh. Diba? No? Kahit papano gusto mong maibigay o magkaroon ka ng contribution doon sa laro, kahit hindi ka masyadong magaling. Actually, kahit ipasok ka, mga 2 minuto ka lang doon, ilabas ka na, malaking bagay na yun eh. Eh, di ba? At least masasabi, hindi ka naging bench warmer. Hindi ka nabangko. Na, pero pag 2 minuto ka lang na maipapasok, kung ako tatanong nyo, pipiliin ko na yung mabango. Lalabas ka pang katuwa-tuwa dun eh. Eh, di ba? Well, anyway, mga kapatid, na yan po ang dapat lagi po nating unawain bilang mga mananampalataya. Hindi po ubra, mga kapatid, na wala po tayong ministry sa ating church. Ano po? Amen? Ang tanong, ano ba ang bahagi natin ngayon sa church? Ano ba ang ating ministry? Di ba dapat meron, mga kapatid? Because you are a believer, you are a disciple, no? You are a servant, then you should be ministering. Or you should be serving
the Lord, mga kapatid. So, tayo po lahat ay tumayo. At hahanapin po natin ito pong ministry na dapat po ginagawa ng lahat sa atin po ngayon. No? Matthew chapter 5, verse number 7. Matthew 5, 7. Basahin po natin sabay-sabay yan. Yan na kayo? Okay, yung mga walang Bible na dala, tingin lang kayo sa ating monitor. Yung mga may Bible naman na dala at maliliit ang sulat na hindi niya mabasa, siguro mas malaki yung nasa monitor. Sa lahat dapat nagbabasa po ngayon. Okay, isang talata lang. Handa na tayo? Okay, ready? Read. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ninyo pong salita. Dalangin po namin, Panginoon, pagunahan mo po kami sa amin pong pag-aaral. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy naming maitaas. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyo pong lingkod na siya maghahatid ng inyo pong salita. Dalangin din po namin, Panginoon, kung meron po sa amin kalagitnaan, wala po pong katiyakan ng langit, iligtas mo po siya, Panginoon, sa pamamagitan ng kanya pong pagpapakumbaba sa inyo pong harapan, pagsisisi ng kanyang kasalanan, at pagbubukas ng kanyang puso po para anyayahan si Kristo na pumasok sa kanya pong buhay. Pinupuri ka po namin, Panginoon, ikaw po ang aming tinataas. Sa po lahat ay aming hiniling, salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpuno po tayo. Meron din po tayong bisita dito from, ano pa, Benguet, tama ba, no? Ayan, tayo ka nga iya. Oh. Amen. Meron niyo po, kahit po doon sa mga mountain province yun, ano, Benguet ba? O iba ang Benguet province. Iba pala yung mountain province. So, yung mga nagpuntang Sagada, nadaanan niyo yung kanila. Amen. So, thank you for coming. Walk-in lang po siya, mga kapatid. Ah, at salamat. At dito si Rica din, ano? Salamat nakabisita. Sabi ko, bira itong mga ito. Kausap ko kagabi yung mga ano eh. Walang nagsabi sa akin na nandito si Rica. Ayaw, ha? Sabi pa, ayaw niya rin pasabi talaga. Gusto niya sorpresa. Na si Rica po, ang isa doon sa lima na kinikwento ko po sa inyo doon, nung first year ko po dito, na nag-start ng mission, yan po yung limang bata na pumasok. No? Si Brother Ron, si June, si Obet, si Baby po, yung nanay nila Chloe, tsaka yan po si Rica. Kaya malaking bahagi po sila na sa akin po, personally, bilang pastor. Na-discourage na po kasi ako noon eh. Pero tatatlo lang kami sa kongregasyon. Magpipreach na ako, biglang pumasok yung lima. O di nagkaroon ako ng kongregasyon. Mga bata pa po yan. Na, siguro, baka kasi laki lang nila, moti yung mga yan dati eh. Na, pero ito po si Rica, pinakamabayit. Nakita ko po yan, laging umaakyat ng bakod nila eh. Tumatakas ang bahay. Habol-habol ni Nanay Telma. Amen, mga kapatid. Napakaganda at napakasarap pagkwentuhan yung mga nakaraan. Di ba? Amen? Kapurihin ang Panginoon. Okay. Ngayon po, mga kapatid, paglima to po tayo, na, dahil sa Beatitude, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Na? Ngayon po, mga kapatid, na kanina nga sa aking introduction, sinabi ko nga po sa inyo, dapat po, tayo po, as a believer, should be a servant, na, and, na pag ikaw ay servant, then you are a minister. Na ibig sabihin, na para ikaw po ay maging isang minister, then you should be serving. Kaya yung word na serve and minister are the same in the Bible. Ano po? Kaya, sinasabi po ng ating Bible, every believers, no, lahat po ng mananampalataya, kung ikaw po ay ligtas, mga kapatid, ikaw ay may Kristo sa puso, no, ikaw dapat ay minister. Iba, ikaw dapat ay naglilingkod. No? Kaya maaaring sabihin mo po, no, but wala naman po ako kasi ganun, wala naman po akong minister sa aming church. May kailangan, meron ka po. Kaya we all ministers, no, we are all na minister in different ways. Sabi nga, no, yung parabagang ano dito, yung ministry po natin, may kanya-kanya po tayo eh. Na, meron po tayong mga ibang klase na po pwede po tayong maglingkod sa Panginoon. Maaari mga kapatid, yung klase ng paglilingkod ko bilang pastor, hindi tulad nyo. Na, pero naman, yung paglilingkod nyo bilang member, na, ay iba-iba rin. Amen? Na ang mahalaga po doon, mga kapatid, lahat po tayo ay meron pong mga naiaambag o na i-contribute na service sa gawain ng ating Panginoon para po
maisulong pa ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Amen? Yan po ang pagkakaiba natin doon sa lumang pananampalataya natin eh. Nung una, nung lumang pananampalataya, we just attend, no? Yung mga masses. Then after that, no more. Pero tayo po mga ligtas ngayon, mga kapatid, we attend services, no? At mga kapatid, meron pa rin tayo paglilingkod dapat. Di ba? Kaya sabi nga, no? Tayo po ay 24/7 na Kristiyano. Hindi lang ka po, hindi ka lang Kristiyano pag ikaw ay nasa loob ng church building. Hindi po. Na? Kahit wala ka na po sa church building, parang ano po, ganito eh. Na dito po sa church building po na ito, every services, we are being instructed. Lahat po ng instruction ng ating Panginoon. Paglabas po natin, mga kabatid, doon po natin kinikarry on yung instruction na yan. Amen? Kaya pag nag-preach po tayo dito ng forgiveness, paglabas natin, we forgive. Na, pag nag-preach po tayo dito ng humility, we are humble. Pag nasa labas na po tayo. Na, pag nag-preach po tayo ng honesty, mga kabatid, honest po tayo pag lalabas. Sa dito po, yung pagbibigay ng instruction at pag nasa labas na po natin tayo, doon naman po natin i-apply lahat yung mga instruction po na yon. So bilang Kristiyano nga, 24/7. Ha, mga kabatid? Na, kailangan na kahit tulog ka, dapat mananampalataya ka. Lalo na kung gising. Amen? Kasi meron ka sabihin, di ba, mabait lang yan pagtulog. Eh kaso may malikot na matulog eh, yung naninipa, tulog. Eh, hindi pa rin mabait. Kaya ngayon po, na iyan po ang sinasabi nga natin. For there is one ministry na dapat po common sa ating lahat. Na may iba-iba tayong partisipasyon sa gawain ng Panginoon, pero dapat meron po tayong isa na common po ito. Dapat lahat po tayo merong ganitong ministry. Na? Ano po yun? Ito, malapit na po. Sasabihin ko na po, mga kapatid. Na? Tawagin po natin, ito pong ministry na ito, the ministry of mercy. Kasi sabi dyan, ano? Blessed are the merciful. Now listen, mga kapatid, na? Yung word na blessed is the same word na happy. Yung masaya. Sabi ko sabihin, ano? Happy are the merciful. Amen? Na? At ang sabi niyan, for they shall obtain mercy. Dito po, kung titignan po natin, ano? Para sinasabi ng Panginoon dito, what you give out, you are going to get back. Amen? Kung ano raw yung ibinibigay mo, yun din ang makukuha mong pabalik. Kasi yan sabi, oh, blessed are the merciful, na for they shall obtain mercy. Sa madaling sabi nga, mga kapatid, dito po, na what you give out, you are going to get back. Napakaganda, di ba mga kapatid? Oh, kaya pag yan po ang binigay natin, sa madaling sabi, na ang bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya, ay meron dapat tayong paglilingkod na ang tawag po sa ministry na yan ay the ministry of mercy. Kasi mapalad daw eh. Masaya po raw pag ikaw ay naging merciful eh. Sabi ko pa, mga kapatid, one reason maybe na kung ikaw ay Kristiyano, lagi kang malungkot, lagi kang nakasimangot, for the very reason siguro, mga kapatid, you are not merciful. Wala kang habag, masyado kang matapang. Masyado kang suplado, masyado kang suplada. Amen? Na? Sabi ka ben, wala kang blessing. Na? Hindi ka masaya. Kasi hindi ka nga merciful, mga kapatid. Parang tinabi mo, hindi ka nahabag sa kapwa mo. Parang hindi ka natatat sa kalagayan ng mga taong nasa paligid mo po. Eh, samantalang sinasabi dito, mapalad ang mga mahabagin. Kasi sila ay kahabagan din. Amen? And that is really yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Kaya dito po, we need really na to learn to be a minister of mercy. Kailangan po pag-aralan po yan. Ngayon ang tanong, ito po, what is mercy? Na, amen? What is mercy? Okay, tignan natin yan. Meron tayong nasulat na definition po dyan. Dalawa, actually po, no? Pag sinabi natin, what is mercy? Usually, we think of two things.
Ano po yan? We usually think of forgiving people who don't deserve it. Amen? Yun ba ang mercy? Nagpapatawad ka sa mga taong hindi naman sila deserving sa forgiveness. Tama po ba? Amen? Yung mga taong hindi na dapat pinatatawad, pinatawad mo pa. Yun po ang mercy. Yun ang una. Pangalawa, mga kapatid, we think of helping people who cannot help themselves. Tutulungan mo yung mga taong hindi kayang tulungan ang kanilang mga sarili. Mercy din po yun. Amen? Sa madaling sabi, ito pong two definitions of mercy na ating pong laging iniisip. Ngayon, sinasabi po rito mga kapatid, blessed are the merciful. So, ibig sabihin mga kapatid, na mapalad yung mga mananampalataya na nagpapatawad sa kapwa niya na hindi po karapat dapat sa kapatawaran o patawarin ang mga taong nasa paligid niya po. Amen? Naranasan na ba natin yan? Parang ayaw natin magpatawad? Amen? Kasi masyadong matindi yung ginawa sa akin, hindi ko mapatawad eh. Eh wala kang mercy, you're not merciful. Amen? Okay. Yung pangalawa naman, sabi dito, na tingnan natin yung mga tao na hirap po siya at hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang paa, tutulungan naman natin siyang makatayo. Nahabag tayo sa kanya. At dahil nahabag tayo, mga kapatid, gusto natin na maging bahagi ng kanyang ginagawa na hindi niya kaya na atin silang matutulungan para po makaya nila. Amen? Tama din ang tabi, mga kapatid, this is a kind of ministry you encourage people that are discouraged. Ganun po eh. Diba? Para bagang ikaw ay nagbibigay sigla doon sa matamlay na tao na nagbibigay ng pag-asa doon sa mga taong hindi na makakita ng pag-asa. Ganyan po. Na? So ministry po yan, mga kapatid. Na, you think about, ito po si Barnabas sa Bible. Tinawag po siya the son of consolation. Na, yung meaning po ng consolation, mga kapatid, siya po yung the son of encouragement. Na, pag merong mga tao, katulad si John Mark, ayaw ni Paul, na, dinala siya ni Barnabas. Then later on, na-train, maigi na ni Barnabas. Itong si John Mark, later on, sinabi na ni Paul, sabi niya, well, take John Mark with you because he is profitable in the ministry. Pero sabi nung mga una dyan ni Paul, patungkol kay John Mark, sabi niyang gano'n, di ba? Ang sabi niyang gano'n, ha? Itong si John Mark neto, bata pa, he loved the present world more than the work of the Lord. Then later on, recommended na siya. Bakit po? Kasi merong isang son of consolation. Meron pong isang mananampalataya na kanya pong in-apply yung ministry of mercy. Di ba? At yung mga tao, mga kapatid, na talagang hindi mo na pwedeng patawarin, asar na asar ka na, mga kapatid, no? Malapit na malapit mo nang ipanalangin, sabi mo, Lord, sana po mamatay na siya. Amen? Amen? Sana po hindi na siya sikatan ng araw. Yung mga ganun po na prayer natin dapat, no? But because of the ministry of mercy, pinapatawad pa rin natin. Ang dami sa inyo napapalundag. Ba't natin nakakayanan? By the way, mga kapatid, eto po. Na? Mercy, it is God's character. Yun ang maganda. Na kaya nakakayanan natin doon sa ministry of mercy because na that is one of God's character. Di ba? Sabi ng Panginoon, di ba? Be ye holy for I am holy. I am the light of the world. You are the light of the world. Ganyan na po ang sinasabi. Sa parang sinasabi ng Panginoon sa atin po, no? Sapagkat yan ang character ko, gusto kong gawin nyo yan kasi ginagawa ko yan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, kung tayo lang,
Di ba? Kung tayo lang talaga, yung mga tao nagagrabyado sa atin, gusto natin mga kapatid talagang, di ba? No, isakay sa eroplano tapos hihulog. Amen? Oh. Yung kaya lang, mga kapatid, dahil nga sa Panginoon, hindi na natin magawa yon. Na, dahil yun po ang karakter ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tignan nyo po. Kaya bakit natin, why in the world should I be merciful? Bakit kailangan ba tayo maging isang taong no, nahabag o mahabagin? Bakit ba? Na, meron po tayong apat na dahilan po dyan, mga kapatid. Na, okay. Dahil ministry yan. Kasi mga kapatid, alam nyo po, ito pong ministry of mercy na ito, it can transform ang ating pong relationship to others. Ibig sabihin, ano, yung vertical relation, ano ito, horizontal relationship natin. Ano po? Na, mayaayos niya po yan eh. Kasi yung relationship natin vertical, yan po yun sa Panginoon eh. Pero kailangan po, hindi lamang po vertical yung ating maayos na relationship, dapat maayos din yung relationship po natin na horizontally. Diba sa mga kapwa-tao natin, mga kapatid. Di ba? Yun po. Kaya ngayon, bakit kailangan ba tayo maging merciful? Number one, the first reason po, dito po, na is God has shown me mercy. Dahil po ang Panginoon, pinakitaan po ako ng kahabagan. Tao po. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, the Bible says that God is merciful. So it is emphasized all through the Bible that God is merciful. Na literally nga, mga kapatid, marami po, mga daang, no? Di lamang po daan-daan o libo-libo na ang mga verses po sa ating pong Bible that talks about God's mercy and His love at yung compassion niya po sa atin po. By grace, yan ang sabi nga. Now, Ephesians chapter 2, verse number 4 to 5. Ephesians chapter number 2, verses 4. Tignan niyo po, ha? Ephesians 2, 4. Okay, but God, ano yan? Who is rich in? Saan daw siya mayaman? Bira. Gusto niyo bang yumaman? Amen! Pero dapat maging mayaman muna tayo sa mercy. But God who is rich in mercy, for His great love, tignan niyo po, wherewith He loved us. Wala bang amen doon? Minahal ka ng Diyos? Verse number, kasunod, 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. By grace you are saved. Yan ang sabing ganon. Bakit po tayo by grace we are saved? Because God is rich in mercy. Kaya kung wala yung yaman ng Panginoon sa kahabagan, aba, baka hindi tayo iligtas. Sabi-sabihin, mga kapatid, na kailangan magpakita ako ng mercy because God has shown me mercy. Na kaya God wants me to act in the same way to other people. Na dahil pinakitaan ako ng Panginoon ng mercy, kailangan pakitaan ko rin ang iba ng mercy. Naalala niyo po yung kwento ng Panginoon sa Matthew chapter 18, verse 33? Na ano po ba yun? Okay, ito po. Meron po mga servants. Na yung isa may utang doon sa amo, ang laki-laki. Sabi ng amo, pag hindi mo ako binayaran, kakatayin na kita. Na nagmakaawa siya, sabi niya, amo, medyo po, patawad naman po, patawad. Na, ngayon, ang sabi ng Bible, mga kapatid, yung amo, merong mercy. Kaya sabi niya, sige, pinatatawad na kita. Ngayon, eto pong servant na ito, na pinatawad ng amo, meron ding mga fellow servant po siya, sa kanya naman may utang. Na? Ngayon, binalikan niya, pinuntahan niya yung mga fellow servants niya. Sabi kayo, yung mga utang niya, bayaran niyo na ako ha. Dahil pag hindi niyo binayaran niya, yayariin ko kayo.
Naghingian ng tawad. Sabi ko na, patawarin mo na po kami. Patawarin mo na kami. Alam niyo po ba, yung pinatawad na servant, hindi niya po pinatawad yung nagkakautang naman na kanya. Kaya tinawag po siya unprofitable servant. Na Matthew 18:33. Matthew 18:33. Sabi yan, "Surest not thou," sabi nung ano na, nung master, nung amo na nagpatawad, "Surest not thou also have compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee." Na madali sabi, tingnan niyo po ha, ilarawan niyo po. Yung servant, pinatawad nung amo. Tapos yung servant, hindi nagpatawad sa kapwa-servant niya. Di ba nakakainis? Bira ka, ikaw nga hindi siningil, maniningil ka. Ikaw nga binigyan ng grace period, tapos wala ka ng grace period. Ikaw nga napatawad, tapos ikaw ayaw ko magpatawad. Nakakainis. Kaya sabi ngayon ng master, "Shouldest not thou also had compassion now on thy fellow servant, even as I have pity on thee." Sa madalit sabi, mga kapatid, na pag sinabi po ng Panginoon na gawin nyo kung ano yung ginawa ko sa inyo sa iba, mga kapatid, that is a display of God's mercy toward us. Kaya bakit kailangan tayo maging merciful? Because God has shown mercy to us. Na? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, "If I show mercy to you, I expect you to show it to others." Na? Kasi God has shown us mercy. That's the first reason. Tao po. Na, ang iba sa inyo, wala yatang habag eh. Pag wala kayong habag, magkakaroon kayo ng kabag. Amen? Alam niyo, laging galit na tao, nai-stress din yan eh. Di ba? Hindi makalimot. Kaya pag nai-stress, nagkakaroon ng ulcer. Oh, nagiging acidic. Wala si doktora, buti na wala si doktora. Baka sabihin, di ba yung sinasabi ni Pastor, wala sa medical na pag-aaral namin yun. Pero mga kapatid, ganun eh. Di ba? Meron tayo tinatawag na mga sakit na psychosomatic. Sabihin, iniisip mo may sakit ka, kaya ka lang kakasakit. Pero actually, isip lang yun. But anyway, mga kapatid, dito po, na, kailangan magpakita tayo ng mercy because God has shown us mercy. That is the first reason. Pangalawang reason, mga kapatid, ito po. Second reason, God commands me to be merciful. Diba? God commands me to be merciful. Micah chapter 6, verse number 8. Micah. Yan po, medyo mahirap halapin yan. Na, pero pag meron kayong table of content, makikita nyo kaagad yan. Micah chapter 6. Na, sabi ko nga sa inyo, nasa ano lang yan, pagitan ng Genesis at Revelation. Igurado po yan. Nasa pagitan ng Genesis Revelation po yan. Walang palya po yan. Okay, nakita nyo na? Ito pa ang sabi, na? "He hath showed thee, O man, what is good, and what that the Lord required of thee." Ano ba raw? Na ang requirement ng Panginoon, na after all, God has shown things that are good to us. Naging napakabait niya lang po sa atin. Mabait ba ang Panginoon sa atin? Is God good? God is good? Napag-aralan natin. Actually yan, di ba? Amen. He was really good. He is good all the time. Nasabi yan. "Now, O man, what is good? And what that the Lord required of thee?" But, ito, to do, ano raw? First is justly. Pangalawa, to love mercy. Pangatlo, to walk humbly with thy God. Amen? So, ibig sabihin, ano? God commanded me to be merciful. Yan ang tinasabi. Nire-require ng Panginoon na isa sa kanyang mga anak ay dapat po mahabagin. Amen? Na? Sinabi po ng ating Panginoon yan, to do justly, to love mercy,
to walk humbly with God. Now, kaya, kung titignan po natin daw, if we really want to summarize kung ano po ang buhay about God na tinatabi ng Panginoon, ito po ang nire-require niya sa atin. Kaya tinatabi niya, if you are going to be in my family, sabi ng Panginoon, if you are going to be in my family, yan sabi niya, if you are going to be one of my child, then you got to do what is right with others, to do justly. You got to love being merciful to others, and you got to live humbly in fellowship with God. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, hindi pinagmamayabang. Baptist ako! Na, minsan nga nakakaya sabihin, baptist ka, kung agali mo, magaspang eh. Amen? Baptist Christian ka? Pambira, ano ba yung pinakamagaspang na liha? Ano numero yun? Ah, parang kikil ka na, hindi ka na liha eh. O sandpaper, o yung ano ba ito, grinder na mga kapatid. Na? Pagyat mga kapatid. Di ba? Pero sabi po ng Bible po rito, no? The second reason why we need to be merciful because God commanded us to be merciful. Yan ang nire-require ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw talaga ay sa pamilya ng Diyos, kung ikaw ay anak ng Panginoon, then you do what is right with others. Kung ano ang tama sa kapwa mo. Hindi yung kung anong ginawa na mali ng kapwa mo sa'yo, gagantihan mo rin ng mali. Mali po yun. Di ba? Sabi nga, no, let us not recompense evil for evil. Mali na nga eh, gagantihan mo pa ng mali. Kailan yan tatama? Amen? Asa ng patotoo natin dyan? Asa ng Panginoon sa buhay natin pag ganon? So wala. Amen? Then how can you be merciful? Then here you are, mga kapatid, you demand mercy to other people na hindi naman nakikita ang pagiging mercy sa iyo. Amen? Ah, ito pa. Ang nakakagulat, mga kapatid. Hosea, chapter 6, verse number 6. Tahimik ka. Ito. Sabi ng Panginoon, for I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Ano pa ang sinasabi dito, mga kapatid? Na sinasabi ng Panginoon, wala akong pakialam kung ano man ang magagawa mo para sa akin. Magaling kang magsalita? Ha? Okay. Na magaling kang kumanta? Okay. Magaling kang maglinis ng gusali ko? Okay. Magaling kang magbigay? Okay yan. Pero ang sabi ng Panginoon, mas dinidesire ko na makita sa'yo na meron kang mercy. Amen? Alam niyo po, yung word sacrifice is the same word of worship. Sabi ng Panginoon, no? I don't care how many times you attend services. I don't care na kung ikaw ay lagi nasa loob ng tahanan ko tuwing may service kung wala ka namang habag. Ako, ayaw po yan mga kapatid. Ang tapang-tapang mo pag nasa labas ka, lahat aawayin mo, perfect attendance ka. Ay, Ginoo. Amen? Sabi ng Panginoon, I desired mercy and not sacrifice. Di ba sabi ba nga uli na sa Bible ng Panginoon, na obedience is better than sacrifice. People just wanted to sacrifice for God, pero ayaw naman nilang maging obedience, ayaw naman nilang maging merciful, mga kapatid. Ang ginagawa lang nila, sacrifice dito, naglalakad papuntang timbahan, umulan, umaraw, baha, di ba, lusong sa baha, at ganyan po. Puro sacrifice yan eh. Pero nasa inyo mercy?
Asan yung obedience? Asan yung testimony? Asan mga kapatid? Yung ikaw, sabi mong yung ilaw mo ay nagliliwanag sa kadiliman. Amen? Na kahit mga kapatid, kopyahin mo pa ng ilang beses ang Biblia. Kung wala ka, kung hindi ka merciful, mga kapatid, wala rin. Kasi sabi niya sa Panginoon, I desire mercy and not sacrifice. Amen? Matindi, di ba? Oh, kaya sabi ng Panginoon, blessed are the merciful. Kaya pala, masaya ka pag merciful ka. Oh, pangatlo na dahilan. Tama ba yung aking ano? O napalundag ako? Tignan niyo po. I am going to need more mercy in the future. Hindi ka makapagbigay ng mercy ngayon. Inuutusan ka na ng Panginoon, maging merciful ka. Pero ayaw mo. Hindi mo alam na yung ay, kung ano yung ibinibigay mo, yun din ang matatanggap mo. Ayaw mo magbigay ng mercy. Kaya pagdating ng araw na ikaw ang nangangailangan ng habag, wala ka pong ma-obtain na mercy. Because you are not merciful. Kasi mga kapatid, ano, sa buhay po natin, we just don't think of today. Wag lang yung ngayon. Isipin mo rin yung bukas. Isipin mo yung sa makalawa. Isipin mo yung sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Bakit mga kapatid? Oo, oh, siguro ngayon, hindi mo kailangan. Baka bukas, bigla mong kailanganin eh. Eh dahil wala kang binigay ngayon, eh wala kang makukuha bukas. Amen? Ganyan, may mga taong ganyan mga kapatid, na akala mo, ang lakas niya ngayon, hindi na ito kukupas. Ang lakas niya ngayon, hindi na po yan mababawasan sa mga susunod na araw. Mga kapatid, na we are not getting any younger anymore. Na? Ngayon, kahit saan ako magpunta, tawag sa akin, lolo, tsaka tatay eh. Eh, ang pakiramdam ko, kuya pa lang ako eh. Amen? Minsan, parang nakaka-offend eh. Sabi, lo, kayo na po. Eh, wala na, yun na talaga eh. Amen? Atay Manny? Oh. Siyempre, kasi ba, tatay Manny, ba't basta dapat kuya Manny lang. Parang ganun din, di ba? Amen? Na ibig sabihin, ganun po yan eh. Hindi na po tayo bumabasa. Kaya sinasabi po rito sa atin mga kapatid, we are going to need it more in the future. Hindi pa naman natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Sana kung alam natin, mamayang alas 3, babalik ang Panginoon. Di okay na, no, isagad mo na lahat ng kawalang yaan mo ngayon. Amen? Nga lang, wala kang reward. Alangit. Na. Okay. Tingnan niyo po dito sa James chapter 2, verse 13. Tingnan niyo, ha? James, for he shall have judgment without mercy. Now that hath showed no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. Ano ba sinasabi na? Sapagkat siya ay magkakaroon ng kahatulan na walang habag. Ayan po. Na hindi nagpapakita ng awa at ang awa ay nagagalak sa kahatulan. Sa madalit sabi, tingnan niyo po, no? Huwag kang maging merciful ngayon. Pagkailangan mo na yung mercy sa'yo, wala nang mahabag sa'yo. Amen? Asar na ang kapwa mo sa'yo. Alam niyo ba yan? Asar. Asar. No? Asar. Yung alaskadong alaskado na sa inyo. Amen?
Amen? Wala na eh. Punong-puno na, punding-pundi na. Lahat na, naewan ko salitang kanto, sasabihin na para i-describe ka. Bakit? Hindi ka merciful kasi. Kala mo kung sino ka eh. Amen? Oh. Kala mo ikaw yung pinaka-elite na tao sa mundo. Eh, kapatid, na, we are going to need it more in the future. Kaya kailangan maging merciful po tayo. Pangapat. Na meron pa pong main points tayo na pito eh. Ewan ko kung paano ko tatapusin sa inyo ito eh. Okay. Ano po yung pang-apat na dahilan or reason? Four. Showing mercy brings or causes happiness. Amen? Yan ang masaya. Na? Ibig sabihin, pag ikaw ay nagpakita ng habag, naging mahabagin ka, naging maawin ka, na? Yan po ang nagiging dahilan ng kasiyahan. Paano? Sabi mo, uy, si Aris naghihirap na. Woohoo! Tuwan-tuwa na ako. Iba po yung kasiyahan. Wala pong habag yun. Hindi po gano'n no, na ikaw ay nasisiyahan sa pagbakstak ng iba. Hindi po yun ang habag, mga kapatid. Ibig sabihin, no, pag yung mga taong hindi karapat-dapat sa kapatawaran, pinatawad mo yung mga taong hindi kayang tumayo sa kanilang sarili, tinulungan mo, aba, nandoon po ang kasiyahan. Di ba napakaluwag sa ating dibdib o sa ating damdamin pag ikaw ay nagiging pagpapala sa iba? Amen? Nangailangan siya, mga kapatid, ng pandesal. Binigyan mo ng McDonald's. Amen? Oh. So, ibig sabihin, ano? It showing mercy to others, it will bring happiness sa iyo po. Bakit po, mga kapatid? Kasi nga, no, ginagawa mo yung iniutos sa iyo ng Panginoon. No, kaya nga, lagi happy eh. Tignan nyo ba? Ito ha. Proverbs 14:21. Ganyan, ha? He that despiseth his neighbor sinneth. Binaliwala mo yung kapwa mo. But he that hath mercy on the poor, happy is he. Opo. Okay ba? Yung verse? Isa pa. Proverbs 11:17. Proverbs 11:17. The merciful man doeth good to his own soul. But he that is cruel troubleth his own life. Pag mahabagin ka, gumagawa ka ng maganda para sa iyong sarili, mga kapatid. Ibig sabihin, the ministry of mercy, actually po, though na you are helping others, pero it is more para po sa atin eh. Kaya it brings happiness eh. Amen? Amen? Ganyan ba kayo? Dapat! Na kung tayo po yung gustong maging kabilang lagi sa karian o pamilya ng Diyos, na magbigay dapat tayo ng magandang patutuo, na, sa mga taong nasa paligid po natin. Kasi, ito pong four reasons na ito. God shows me mercy. He commanded me to be merciful. No, I need mercy in the future. Na, and it is the key to happiness. Amen. Kaya mga kapatid, tignan nyo, para bagang alam na natin dapat kung ano ang ating ginagawa para tayo'y lumigaya. Hindi yung kung liligaya ka sa piling ng iba. Amen?
Amen? So, ibig sabihin, you just show mercy to others. And that is the key to happiness. Na? Kaya mga kapatid, masaya ba yun? No? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Oh. Ngayon, ito po. How do I fulfill what God calls, na, what God calls my ministry of worship? Paano ba raw natin ito ngayon magagampanan? Paano natin gagawin? Na? Meron po akong 7 points po dito. Na, pipiliti ko po matapos yan in 25 minutes. Na? Umpisahan ko na po. Number 1. Na? Be patient with people's odd mannerism. Ibig sabihin, may mga tao na kailangan talagang pagpasensyahan mo. Inis ka na. Gusto mo nang paliin ang buto. No, gusto mo nang pilipitin yung kamay. Na, pero sabi niya, be patient. Na, may mga tao po, baka nga katabi mo ngayon, baka nga nasa harapan mo, o nasa likuran mo, o nasa kanan kaliwa mo, o nasa loob ng building na ito, na meron pong ugaling nakakairita. Pero, kailangan be patient with them. Ang hirap naman po nito. Amen? Nadali ba yun? Tato, bata ka pa, marami nang naiirita na tao. Marami ka na nakikita ang nakakairitang tao. Nagpunta ako na isang church, nag-preach po ako. Yung mga bata siguro, 9 years old, 8 years old, nag-ano sila, yung group singing. Alam niyo yung kanta? Through my disappointment. Sabi ko, mira, ito mga bata ito. Kawawa naman. Mga bata pa lang, may mga disappointment na. Standing on the solid rock. Sabi ko, paano na kaya pag lumaki pa ito? Ano kaya magiging kanta nito? Na baka, thank you Lord for the trials. Anyway, mga kapatid, ano? You show mercy, no? When you don't get irritated, and you don't get angry, and you don't get uptight with people's personal mga odd mannerism. Sabi, nagtitimpi ka, mga kapatid. Na? Meron ka ng dahilan para mairita, pero hindi mo pa rin ginagamit na dahilan na mairita ka. Patience. Yun po ang patience, mga kapatid eh. Pag sinabing patient, aba, haba-habaan mo yan. Amen? Alalala niya, yung meron po kaming Bible student araw, pangalan niya po si June Pamironag. No? Ahead siya sa akin ng 1 year sa Bible school. Nagkasabay-sabay kami sa dormitory. Ito po si June Pamironag, maliit lang po siya yan. Ang tawag namin dyan, June Tasio. Na si Mang Tasio ba yan? Yung si Mang Kepweng. Ganon. Na? Ngayon, lagi po yung binubuli. Lagi yung binubuli. Kasi maliit eh. Na sabi niya ganon, pag magpipray na kami sa gabi, sabi niya, Boots, pray natin, ano? Na bigyan pa ako ng Panginoon ng pasensya kasi yung isang ano natin dito, kasama sa Bible sa dormitory, lagi ako binubuli. Baka mapuno ako. So gabi-gabi, pray kami ng pray. Lord, bigyan mo po ng patience. Si Brother June Pamironag, na kinabukasan na naman, magpipray na naman kayo. Kamusta? Sinagot naman ang Panginoon. Sabi, hindi pa rin eh. Na talagang ano pa rin, yun pa rin ang prayer natin. Dagdagan pa ng Panginoon yung pasensya. Eh nakaka, isang linggo na kami, puro ganun ang request. Yun din ang pinagpipray namin. Eh isang linggo na rin siyang minubuli. Sabi ko ganun. Sabi ko, kapatid, palitan kaya natin yung ating prayer. Ano yan? Sabi niya, huwag na tayo humingi ng patience para sa iyo sa Panginoon. Kasi, pag humingi tayo ng patience mo,
Na? Sa Panginoon, kailangan magamit mo yun eh. Kaya araw-arawin kang bulihin nun eh. Pag-pray natin, huwag ka lang bubulihin. Na para hindi mo na magamit yung patience na yon. So naging ganun, Lord, sana po yung bubuli sa kanya, hindi na po siya bulihin. Na-answered. O, di wala na kami prayer na patience. Pero ganun pa man, mga kapatid, we need prayer of patience, mga kapatid, sa mga taong nakakairita. Now, we are human. Sometimes, mga kapatid, bumibigay din tayo eh. Napupuno din tayo. Tama po ba? Kayo ba hindi napupuno? Kapag puno na ang talop, anong ginagawa? Kinakalos. Pero hindi po tayo FPJ. Di ba? Amen? Kaya tinasabi pa rin sa atin dito, tayo po ay magpakita pa rin ng mercy doon sa mga taong nakakairita. At ang prayer lang natin, yung mga taong nakakairita, makita naman niya, no, na nagpapakita tayo ng mercy sa kanya para tumigil na rin siya. Opo. Ikaw ba yon? Ikaw ba yung nakakairita? Nakikita mo ba yung mercy? Amen. Now, Ephesians chapter 2. O chapter 4, verse number 2. Actually po, when you control your anger, when you refuse to get upset, actually po, you are showing mercy. Pag-ganyan ka na. Ayos ba? Tarap, di ba? Amen? Mahirap po mga kapatid na yung lahat ng sulok ng bahay o ng simbahan iikutan mo para umiwas doon sa tao. Na maglalakad ka sa kalye, sana kung 12 lanes po yan, pwede ka doon sa kabila, pwede siya sa kabila, hindi mo na kayo makikita. Eh paano kung daan lang na one way, one lane lang, paano ang gagawin mo pag iwas? Amen? Baka sa kakaiwas mo, mahulog ka na sa kanal. Ano ang sabi dito? Tignan niya, ha? With all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Sabi diyan sa Tagalog, yung forbearing one another in love, mangagtiisan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Nakakairita ba yung asawa mo? Show mercy. Sige, mag-usap kayo mag-asawa. Kung wala yung asawa nyo dito, i-text nyo. Naiirita ka ba sa akin? Mga kapatid, ito ang sasabihin ko sa inyo. Tayo pong mga mag-asawa, nakakairita tayo. Hindi lang yung asawa ko nakakairita, nakakairita din ako sa asawa ko. Ganun din kayo. Bakit po? Eh kasi, taong makasalanan tayo lahat eh. Diba? Kaya nga, mga kapatid, yung masayang pagsasama ay union. Ibig sabihin, ano? Pinagsama ng na dalawang tao na marunong magpatawad. Union of two people who are willing to forgive. Yan po ang magiging maganda. Pero nakakairita. No? Nakakairita po yan. Inahinan mo na, wala man lang thank you. Pinaglabahan mo na, wala man lang thank you. Nagbigay ka na ng sahod, wala man lang thank you. Kulang pa raw. Sabi dito, mag
patawaran. Kaya two imperfect people cannot make a perfect marriage. Imperfect kasi tayo eh. Paano ka magkakaroon ng perfecto kung imperfect ka? Now, kaya po, maging tabi na natin, maging maganda yung atang marriage, mga kapatid. If we learn na marriage is a union of two great forgivers. Kaya kayong mga binata at lalaga pa, ngayon pa lang, matuto na kayong laging nagpapatawad. Tao po. Na ako'y kayo mapagtanim, tiisin mo na lang maging single ka hanggang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya ito po, the number one, mga kapatid, place that we need to learn to show mercy is at home. Saan ba tayo makakapagpakita, magiging merciful sa tahanan? Yan ang pinaka lugar na unang-una. Kasi lagi tayo magkakasama. Tao po. Hirap na magiging Kristiyano? Hindi, madali. Masaya nga eh. Na nagiging mahirap lang to pag ayaw natin sumunod. Mabuti na lang, may Bible po tayo, mga kapatid. Tinuturuan po tayo na itama ang mga pagkakamali natin. Magpakita ng kahabagan, mga kapatid, sa mga taong hindi po sila deserving, sa mga tao, tulungan natin yung mga taong hindi kayang tulungan ang kanilang mga sarili. Alam niyo po kung anong kailangan natin dyan? Wisdom, syempre, ng Panginoon. Tingnan niyo po, James chapter 3, verse number 17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy, and good fruits without partiality, without hypocrisy. Amen? Yan po ang wisdom. Saan daw galing? From above. Na? Kaya pag nagiging merciful ka po sa mga nakakairitang tao, you are actually po using a wisdom from above. Amen? Amen? Sabihin mga kapatid, ilang taon na ako, siguro magti-37 years na po ako sa ministry. Marami na po ako nakasalumuhang mga tao. Masayang tao, pinasasayakan na tao, at merong mga taong hindi masaya at inaalis sa'yo ang kasiyahan ng mga tao. Pero anong gagawin mo? Mamumundok ka? Baka maasar ka rin sa mga unggoy sa bundok. Iyaw ko na sa tao, mga unggoy na lang kasama ko. Mas nakakaasar yun, yung mga ano na yun. Meron kami napuntahan minsan na isang national park. Yung mga unggoy, nanunugod, nananakit sa tao. Kasi ang tingin ng unggoy, tayo yung tao. Alam niyo ba yan? Kasi tingin natin sa kanila, unggoy sila eh. Eh kasi mga unggoy sila, tingin nila sa atin, tao tayo. Kaya galit sila sa atin. Na parang yung kwento po, mga kapatid, yung ahas ba? Yung ahas. Meron siyang inampo na ahas. Pamilya ng ahas to eh. Inampo niya yung ahas. Pinalaki niya po. Aba nung malaki, no? Yung ahas ni inampon, sinalbahe yung anak niya na ahas. Nagalit yung ahas. Nagalit doon sa inampon na sumalbahe doon sa anak niya. Sabi niya, tao ka, tao ka. Kasi kung tao, sabi, ahas ka, di ba? Yun naman, tao ka, tao ka. Yun ang kanyang masakit na salita sinabi doon sa ahas. Anyway, na, sabi nga dito, mga kapatid, na, ano ba yung point ko? Be patient with people. Meron pong mga, ano eh, mayroon mga tao kasi, no, na, ano ba ang tawag nila yun? Mahilig sa gera? Parang hindi po tatakbo yung oras niya po sa isang araw na hindi nawala siyang nakakaaway, lahat kaaway. Siguro kamag-anak ka ni Trillanes. Lahat kaaway. Na, inaway na lahat eh. Meron mga taong ganyan, mga kapatid. Pero tingnan niyo po, the wiser I become,
the more patient and merciful I become. Bakit po? Because the wisdom that is from above is first pure. Amen? Number two. Help anyone hurting around me. Na? Alam niyo po, mga kapatid, there are not hurting people around. Not you. But oftentimes, mga kapatid, very busy kasi tayo, hindi natin napapansin yung mga tao na yon. Na? Kaya mga kapatid, if you care, then you will be aware. Now, if you care, then you will be aware. Kaya huwag sabi, I care for you. Dapat mga kapatid, if you really care, then you will be aware. Sabi, mga kapatid, ha? Pag meron isang taong lumapit sa'yo, sabi nga, ito ang problema ko. If you really care, mga kapatid, you will be aware. Now, dapat yung maya't maya, kinakamusta mo. Kamusta na yung problema mo? Kamusta ka na? Amen? Although na, mga kapatid, sa isang taong may problema, pag kinamusta mo na yan, hindi na maibig sabihin, nakakita na siya ng solusyon. Problema pa rin yon. Pero pag kinamusta mo siya, aba, makakagaan sa kanya yon. Because, di ba, they think that you care and you are aware. Amen? Kaya manalangin ka lang. O, pinapanalangin kita, ha? Kamusta ka na dyan? Ayos na ba? Na? Siyempre, sasabihin niya, hindi pa po. O, pray pa rin tayo. Pray pa rin. Na? Kaya mga kapatid, na marami pong nasa paligid po natin na masasabi po natin meron din silang mga hinanakit dahil nasaktan o sabihin po natin mga taong nasaktan na nasa paligid po natin na nangangailangan po ng tulong. Na? Kaya, naalala po natin yung kwento ng Good Samaritan. Di ba? Pag sinabing Good Samaritan, meron pong nabugbog, di ba? Naagrabyado. Ano ang ginawa niya? No, hindi niya naman kalahi. Nilagay niya sa isang hotel o sa isang inn. At sabi niya gano'n, gamutin niyo siya, pakainin niyo siya, at ito ang bayad. At kung kulang pa, ilagay niyo sa account ko. Pagbalik ko dito, babayaran ko yan. Eh, hindi naman sila magkalahi. Eh, nabugbog yung Hudyo. Eh, Samaritano, mga kapatid, wala po ugnayan niya, merong racial discrimination. Pero hindi niya po nakita yung kanila pong uri. Ang nakita po nung Samaritano ay yung pangangailangan. Amen? Nabadali sabi, kung tutulong ka, huwag kang pipili. Kung sino? Eh, ba't kung tutulungan niya, mambira, eh, ginanito niya nga ako eh. Mga kapatid, lupay-payin eh. Tulungan mo makabangon. Na hindi mo alam, baka yun na yung gante ng Panginoon para sa'yo. Huwag ka naman masiyahan. Pero tulungan mo pa rin, mga kapatid. Ano po? That is, masasabi po natin, sinasabi ng ating Panginoon, hindi po madali yan. Na? Pero, alam natin na ang Panginoon, yan ang nire-require sa atin. Kaya hindi ba, sabi na pong gano'n, nung nakwento na po yung Good Samaritan na yan, ang tanong po sa kanya, sino ba yung aking neighbor? Na kasi sabi ng Panginoon, love God, love your neighbor. Sabi, who is my neighbor? Kinuwento ng Panginoon. Ngayon po yan, mga kapatid, na yung Good Samaritan. Tingnan niyo po, you cannot love your neighbor as yourself without being merciful. Hindi mo kayang gawin yan. Amen? Amen? Oh. Proverbs 3:27. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Na kung kaya mo rin lang tulungan, huwag mo nang i-withhold. Bigay mo na. Amen? Oh. Bakit po? Eh kasi nga, merciful po tayo eh. Pangatlo. Give people a second chance. Give people a second chance. Walang reaction sa inyo. Pastor, kasi pang pito na eh.
second lang yung sinasabi niyo, pito na yung open sa akin. Kaya hindi na ako umiimik. Second lang siya, pampito na nga. Paulit-ulit lang. Eh kaso nga, sabi ng Panginoon, di ba? How many times ka ba magpatawad? 7 times 7. And sabi ng Panginoon, your sins and iniquities will I remember no more. Sabi sabihin, pag merong one, pinatawad mo, then you will not remember the first. Kaya kahit 7 beses yan, lagi po, second pa rin yung pangalawa. Kaya, give people a second chance. Anyway, na pag talagang ano, bahala naman ang Panginoon dyan eh. Kasi you are, nag-exercise ka na being merciful eh. Eh bakit ikaw pa gagante? Hayaan mo na ang Panginoon. Di ba, amen? Oh. Sige, gawin mo yan pa ulit ulit. Sige, ulit ka lang ulit. Masaya ka. Kasi, merciful ka. Kasi, merciful brings happiness. Amen? Oh. Hayaan mo lang. Sige lang. Na? Na sinasabi po sa atin diyan na ipakita at bigyan mo po. Anyway, our God is all, He is a God of second chance. Tawag po. Pang-apat. Tapusin ko na ito. Pang-apat. Do good to those who hurt you. Mercy is giving people what they need, not, is giving, mercy is giving people what they need, not what they deserve. Amen? Amen? Sinaktan mo ako, humanda ka, na, ano yan na ko? Bibigyan kita, magiging merciful ako sa iyo. Biro niyo po, no? Pinagbantaan mo siya na magiging merciful ka. Yan ang magandang pagbabanta. Amen? Bakit po? Do good to those who hurt you. Di ba? Kasi mercy is giving people what they need. Kaya yung mga nakasakit sa'yo, mga kapatid, actually po, they need mercy. And you as a Christian, you as a believer, you are giving, na, yung pong kailangan niya. Ano po yung mercy? Not what they deserve. Huwag yung ganon. Because that is what God does with us. Yun ang ginawa ng Panginoon eh. Binigay ng Panginoon sa atin yan. Gusto rin ng Panginoon, ibigay din natin sa iba po yan. Ano po? Kaya, sabi po natin dito, sa buhay po natin, ano? Eh, nilaktan ako eh. Sabi nga ng Panginoon, love your enemies eh. Amen? Oh. Meron ka pa bang isasagot diyan sa Panginoon pag sinabing love your enemies? Siguro yun ang pinakamahirap gawin eh. Mahalin ang kaaway mo. Yung kaaway mo nga, niayaw mo nga, pangalan lang mabanggit, mamahalin mo pa. Yung pangalan, ayaw mong marinig, di lalo na ayaw mong makita yan. Na para baga pag nasa salubong mo, gusto mo sabihin, ihampas mo nalagyan mukha mo sa pader. Sa inis mo eh. Pero alam, gagawin mo po. Well, love your enemies, sabi ng Panginoon, na do good to them that na nagpe-persecute sa inyo. Number 5, be kind. The Bible says to those who offend you. Pero mo, tinisod ka na, pinagkapi mo pa. Amen? Merong grupo ng mga pastor. Nagkakapi sila. Isang ano, magandang kapihan. Tapos dumating isang medyo mayabang na pastor. Pastor na ito. Eh doon po sa grupo ng pastor, parang meron siyang parang inis doon sa isang pastor. Sabi, sige, lahat yung mga kapi nyo na yan, ako magbabayad ha. Maliban lang doon sa pastor na yon. Harap-harapan. Kainit lang yung pastor. Hindi gumante. Sana umuwi yung pastor,
Ginawa niya po, bumili siya ng mga, yung mga brewed coffee ba, na mamahalin. Pinadala niya po doon sa pastor na ginanon siya. Sabi niya, ba't mo ginanon? Binastos ka na? Hindi. Kailangan patayin ko ito, gantihan ko ito ng kabutihan. Mamamatay siya sa kabutihan gagawin ko. Eh, di ba dapat ganun gagawin mo? Amen? No? Be kind. Merong kasabihin, be kind to animal eh. Eh, kapatira mo pa yun. Kahit animal ang ugali nun, be kind pa rin. Amen? Na? Maraming ganyan. Pero ganun pa man, mga kapatid, eh, kailangan po talagang gawin mo yan. Pang-anim. Build bridges of love to the unpopular. Na? Build bridges of love to the unpopular. Pag ikaw, mag-exercise ka po, mga kapatid, ng pag-ibig, huwag mo lang pipiliin yung mga taong kaibig-ibig. Kahit hindi kaibig-ibig, kailangan matutunan mo mahalin yung mga yan. Di ba? Kasi nga, mga kapatid, yan po ang nire-require sa atin. The number 7, value relationships over rules. Now, alam niyo po ba, napakahalaga nito? Naalala niyo ba yung anak niyo, yung 110 na appliance niyo, sinaksak sa 220? Ano nangyari? Sabog. Anong ginawa mo doon sa bata? Batok, tadyak, sigaw. Diba sabihin, yun lang ba halaga ng relationship niyo? Nasira lang yung appliances eh. Sa madalit sabi, mga kapatid, mahalaga pa rin bilang Kristiyano. Mahalaga pa rin sa ating church, mga kapatid, ang relationship kesa mga rules. Amen? Meron akong isang kakilala lumapit sa akin for counseling. Sabi niya, pag-pray mo naman ako. Bakit? Kasi yung unang anak ko na nakakaroon ng fornication, sabihin, nakadisgrasya. Sige, pray tayo. Siguro hindi pa katagalan, lapit uli. Kapatid, tulungan mo naman ako. Pag-pray mo ako. Bakit? Yung pangalawang anak ko, nakadisgrasya din. Sige, pray tayo. Eh, pastor po to, ginagawa niya, na, parang pag yung mga member, dinidisiplina. Tapos yung pangatlo, lagi siyang tuwing nangyayari yon, nagsasabi siya magre-resign. Ayaw ng church, pastor, okay, mag-resign. Yung pangatlo na anak, sabi niya sa akin, pag-pray mo naman ako. Bakit? Kasi yung anak ko, na-disgrasya. Kasi yung dalawa lalaki, yung pagkatlo babae, yung dalawa, naka-disgrasya. Ito kayo, na-disgrasya. Eh, nagagawin mo, magre-resign na siya. Sabi ko, hindi, ganito gawin mo. You talk to the men. Kausapin mo yan. Ngayon sa anak mo, be to them as a father, not a pastor. Huwag mong palayasin. Kasi ngayon kanila kailangan bilang tatay. Kausapin mo yung mga men. Kausapin mo yung mga adult. Mauunawaan ka niya mga yan. So, naunawaan po siya. Sinuportahan niya po. Sabi ko, relasyon pa rin. Pamilya mo yan eh. Kahit sabihin na, ba't ganyan? Pamilya ng pastor, ganyan pa, ano, ganyan yan. Hayaan mo yung salita ng mga iba. Basta mahalaga sa atin ang relasyon kesa mga rules. Kaya mga kapatid, that is showing mercy. Huwag tayo maging judgmental agad. Pero, bakit? Pag nakakita ka ba nagkasala, susugurin mo ka agad. Ikaw, hindi ka ba nagkakasala? Amen? And you will cut relationship dito sa mga taong ito. Bakit? Kung yung mga lasenggo nga eh, may pinagsamahan, hindi naghihiwalay eh.
Tapos tayong mga mananampalataya, ha? Biglang masisira yung relasyon. Nasaan yung sinasabi ng Panginoon ngayon na blessed are the merciful for they shall obtain mercy. You be judgmental today. Someday, no? Ikaw rin ang magjudge, baka ikaw rin ang mangangailangan ng mercy. You always remember what you give out, now you are going to get back. Amen? Maging merciful ka ngayon, darating ang araw pag ikaw ang nakailangan na ng mercy, merong babalik sa iyo. Tayo pong lahat ay tumayo. Mayo po tayo. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin, Diyos, salamat po sa mensahe. Dalangin namin, Panginoon, patuloy ka pong mangusap sa mensaheng ito. Dalangin ko po rin, Panginoon, ang paanyaya. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos po sa amin. Ito po lahat ay aming po hiniling, salamatan sa pangalan ni Jesus. Habang lahat na kayo ko nakapikit, na alam ko po na kinausap kayo ng Panginoon, kung ano man yung mensahe ng Panginoon, halika rito sa harapan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Di po kayo. There are people around you na nakakairita. Pero sabi ng Panginoon, you exercise mercy. Be patient with them. Sige po. Lika irita. Amen. Minsan meron tayong iniisip na problema natin, yung mga taong nasa paligid natin. Pero pumasok din ba sa ating isipan, baka tayo rin ay problema ng iba, ng mga taong nakapaligid din sa atin. Malipo tayo dito sa altar. Mapagpala namin, Diyos, salamat po sa inyo. Salamat sa mensahe, Panginoon. Salamat po. Tunay na napakadakilan niyo po, Panginoon. Lagi niyo po kaming pinapaalalahanan sa amin po mga buhay. At kung paano po mabuhay sa mundong ito, Panginoon. Sabi mo nga, mapalad, masaya, blessed ang mga merciful, bagat darating ang araw, baka kami rin ang mga ilangan ng mercy nito sa amin pong kapwa. Yeah, Lord, tuloy mo pong dinggin ang panalangin na inyo po mga anak na nasa altar po ngayon. Bless mo po sila po. Tugunan mo po ang mga panalangin na ito, Panginoon. Kung kami man po ay nakabigatan ng loob, naway Panginoon, dahil po sa amin pong pag-aan burden sa inyo po, kami po ay gagaang na po. Eh Lord, salamat po sa inyo. Lahat ng ito ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, si Pay ay atin pong ibabaptize ngayon po. Amen? Pay Daddies. Saan ba si Pay? Anong ko siya, save ka na ba? Opo. Paano ka na save? Tinanggap ko po si Jesus Christ sa aking puso. Kailan mo tinanggap? Pati date, alam niya. Amen. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Alam po sa ating kaloob. Ayun, mga ushers. Halikayo dito, mga ushers. Yan. Hello. Sige po, tayo pa yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to, sa mga sandaling ito, Panginoon, na niyo pong binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami pa yung muling makakalapit sa inyo upang purihin ka, Panginoon, at sambahin ka. Lord, kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe pong aming narinig tungkol po sa magiging merciful po, Panginoon. Lord, ayon pong dalangin na sana po ma-apply po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, kami po yung nangihingin ng kapatawaran sa lahat po ng aming kasalanang nagawa. Karumihan, Panginoon, sa aming puso, isip sa salita at sa gawa, Panginoon, patawad po, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, ayon pong dinadalangin ang kaloob, Panginoon, tithes and offering. Lord, tanggapin niyo po ito. Maging kagamit-gamit po sa inyong gawain, sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ng mga magiging bahagi, Panginoon. Ganoon din po ang mga hindi upang sa susunod, Panginoon, maging bahagi rin po sila. Lord, sa amin pong patuloy na gagawin, patuloy niyo po kaming gabayan, pangunahan, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, si Faye, our daddies. Tinanggap ko po ngayon, October 15, 2016. Okay, Faye, daddies, sa iyong patutuo, pagtanggap sa Panginoon at pagsunod sa Kanya sa tubig ng bautismo at sa kapangyarihan pinagkaloob sa akin ng Bible Baptist Church ng Marilao. Ako ngayon ang aking binabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo tulad ng Kanyang pagkamatay. Amen. Pagkalibing at pagkabuhay magmuli at ikaw ay lumakad sa panibagong buhay. Sige po, kantahin niyo muna yung Do Right. Tayong lahat. From the very start, have purpose in your heart to do what's right and never question why.
Never count the cost, though everything seems lost. The price for doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. When you're all alone, do right, though it's never known. Do right, since you love the Lord. Do right, right is always right, and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right, though it's never known. Do right, since you love the Lord. Do right, do right, do right, do right. Tayo po'y manatiling tumayo. Let's pray po. Maraming Diyos, maraming pong salamat sa kay Faye na sumunod sa tubig ng bautismo. Salamat din po, Panginoon, sa mga naipon na kaloob. I-bless niyo po ito, maging kagamit-gamit sa aming simbahan, maging sa aming mga misyon. At sa susunod pa mga gagawin namin, pangunahan niyo po kami, Panginoon. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.